Hello mga chong! So for today's video, tuturo ko sa inyo kung paano i-download itong My Hero Academia. Okay, wala nang paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang tutorial. So okay, unang step na gagawin natin is punta tayo ng Google Chrome. At pagdating sa Google Chrome, i-search lang natin ang My Hero Academia The Strongest Hero APK. So don't worry guys, ilalagay ko yung link sa description sa baba para mas mabilis yung mahanap. Para one click at a time na lang. So may kita nyo, no? Merong sa baba, TAPTAP, at i-click nyo yun at i-download. Kasi doon tayo magda-download ng application nitong My Hero Academia. So, hintayin na lang natin siya ma-download. Mas mabilis ang internet speed nyo, mas maganda at mas mabilis ang ating pag-download sa application na to. So, hintayin na lang natin siya matapos ma-download. So, after matapos guys, i-install lang natin yung TapTap na application. At pindutin lang natin yung done at saka natin puntahan yung application kapag nakita na natin sa screen. So ayan, may nakita natin yung TapTap, i-open na natin yung TapTap application. Bakit tayo gumamit nito? Kasi yung laro na i-download natin ngayon is hindi pa available dito sa Pilipinas. So X lang natin yan pag may ganyan. At may makita tayo dong search bar, no, sa may bandang taas sa right side. At doon lang natin i-search yung gusto nating laro, which is yung My Hero Academia The Strongest. So may kita tayo sa baba na tatlo, no? Isang My Hero Academia The Strongest na TW, may kita tayong EU at US. So yun yung sinasabi ko guys. So, yung tatlo na yan, magkakaiba yung language ng laro. So, yung TW, hindi ko alam anong bansa yan. So, yung bansa na yan, yan yung language. Hindi natin yan pipiliin. Titignan lang muna natin. So, pangalawa. At doon tayo sa pinakahuli, yung US. So, ibig sabihin nun, English yung kanyang language sa larong ito. So, i-click lang natin yung download. And yung mga permission, i-allow lang natin lahat para matuloy ang ating pagda-download. So, ayan, downloading na po siya, guys. Tignan na lang natin siya matapos. At habang naghihintay tayo matapos ma-download itong application na to, pansinin natin yung nasa kanan na gameplay ng larong ito. So mapapansin nyo, napakaganda ng animation, ng quality ng video, may kita natin, no? Talagang maa-addict tayo sa larong ito. And this game guys, hindi naman siya ganon ke-heavy, kaya kayang-kaya ng mga phone natin to. So ayun, permission alert. I-accept lang natin yung mga ganong permissions para matuloy ang installation ng application. And click install. Click lang yung done. At i-check natin sa home screen natin kung nandun na ba ang ating application. May kita natin sa taas, sa left side, andun na yung My Hero Academia. So open natin. And again guys, pag nakakita kayo ng ganito, allow lang natin lahat ng permission para magtuloy-tuloy ang kanyang installation. And then guys, itong larong na to is RPG, so kailangan din natin i-download ang kanyang OBB file. So may kita natin sa screen, nasa 3GB yung kanyang OBB file. So click lang natin yung confirm, at after mo ma-download yung kanyang OBB file, ayun na, makapaglaro ka na sa larong na to, kasi automatic na siyang i-extract papunta doon sa Android OBB data doon sa phone mo.
After download, ganito ang mangyayari. I-link mo lang sa Facebook mo or sa Google account mo, and then pwede ka na maglaro sa larong ito. So, gaya nga ng sinabi ko, this is RPG game and online games. Pipili tayo ng region kung saan tayo maglalaro. So, pili lang tayo ng isa and then press lang natin yung okay, tap lang natin yung screen, at ayan na. You can now start the game. And again guys, dito lang magtatapos ang video na ito, at sana nakatulong sa inyo mga chong video na ito. At kung meron kayong comment, suggestion, or any negative reaction, i-comment nyo lang sa baba. At again, huwag kakalimutan mag-subscribe kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel natin. At huwag kakalimutan i-ring ang notification bell. Again, this is SD Tech. See you next time.